Positive Lady Livers, this is Dr. Gigi D. Sunga from I Can Change Project. Magandang gabi sa lahat ng mga delivers natin. And this is the first time po tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. Alright, so, bakit kailangan magtrabaho ang asawa ng isang OFW? Okay? So, kung ikaw man ay babae o lalaki na OFW, yung iniwan mong asawa dito, dapat nagtatrabaho siya. Alright? So, eto ha, lagi sinasabi sa mga kababayan natin. Wag ka muna mag-share mo ingay. Okay. May mga pamaking kasi ako. Alright. So, bakit yung iniwan mo dito na asawa mo, kailangan nagtatrabaho siya? Kayo po na nag-abroad na babae o lalaki, huwag nyo pong papayagan na yung mga asawa nyo, hindi sila nagtatrabaho dito. Okay? Kahit part-time lang. Okay? Kahit part-time. Eh, kung, Ma'am Gigi, may mga maliliit na anak eh. Kahit konting oras lang siguro. Maliban yung talaga mga baby. Diba? Yung mga baby na inaalagaan talaga yung mga anak, mga sanggol, ay dapat may maiwan talaga dyan. Huwag kang magtrabaho kung alaga mo ay baby. Pero kung malaki na, nag-aaral yung mga anak mo, o kaya o wala pa kayong anak, so dapat nagtatrabaho ang iniwan mong asawa dito sa Pilipinas. Okay? So, I have 3 reasons bakit ang asawa na isang OFW na nag-abroad, dapat ang iniwan niya po dito ay may trabaho. Number 1, kailangan nagtatrabaho po ang asawa na isang OFW. Una-una, para kung merong mga emergency na kailangan na pera, meron po siyang kukunin. Kasi pag wala po yan trabaho, lahat na lang ng gastos nila sa, lahat ng klase ng gastos, lahat na yan kukunin sa isang OFW, sa asawa niya. Kaya ang nangyayari, wala tuloy na iipon po yung nag-abroad. Kasi lahat, pati maliliit na bagay, inihingi doon sa asawang nag-abroad. Siya lahat nagpo-provide. Okay? So kaya, umuwi po siya, natatapos yung kontrata niya, wala po siyang pera. Nagbayad lang ng utang. Diba? Remember, sabi ko sa inyo mga OFW, one of my vlogs, hindi ka nag-abroad para lang magbayad ng utang. Alright? So, there's more. There's more reasons. Alright? So, yun yung una. Para pa, bakit kailangan magtrabaho ang asawa ng OFW dito sa Pilipinas? Para po, pang-emergency, meron siyang kukunin. Pangalawa, na dahilan, para yung goal nyo, madaling ma-achieve, di ba? Okay, listen, ganito. Di ba kayo po isang OFW? Nag-abroad po kayo for one reason. Meron kayong purpose, di ba? Meron kayong dream, meron kayong goal. Para po mas mabilis o siguradong ma-attain po ang inyong goal, kailangan yung iniwan nyo po dito may trabaho. Okay? Para katuwang nyo siya sa pagsisave, katuwang nyo po siya na marating ang inyong target, ma-achieve ang inyong target. Alright? So, pangatlong dahilan, bakit kailangan magtrabaho ang iniwan nyo po dito na asawa nyo? Para maging busy din siya sa sarili niya, di ba? Para hindi niya po maisipan na maipagbarkada, maggala, at makatagpo ng mga kakaibang bagay hanggang sa magkaproblema na po kayo. At worse, yung iba na in love pa sa iba, di ba? So, kaya kailangan po na pag iniwan nyo dito, nagtatrabaho po siya para busy din siya sa kanyang isipan niya, hindi... You know, kasi ganito po ah, explain ko lang. Pag ang tao po kasi hindi siya busy, yung isip niya walang masyado iniisip, plain lang ang buhay, nagluluto, naglalaban, nasa bahay lang. Ang isip po natin, yung isipan natin na walang ginagawa is the workmanship of Satan. So, dyan siya naglalagay ng mga kung ano nung dapat mo isipin, di ba? Remember si Haring David, di ba? Ba't siya nagkasala? Kasi nasa parang nasa balkonahe siya, palakad-lakad po siya, di ba? Wala siyang ginagawa hanggang sa nakita niya si Bathsheba, di ba? Alright? So, yung mga kasalanan, misan nagmumula po yan sa pag-iisip na hindi busy. Okay? So, gawin natin busy mga asawa niyo dito sa Pilipinas. Kailangan po nilang magtrabaho. Alright? So, yun ang talong dahilan natin. Bakit kailangan magtrabaho ang iyong asawang ang asawa ng isang OFW dito sa Pilipinas, okay? So, please share this video sa mga kaibigan nating OFW, pati sa pamilya nila dito sa Pilipinas, para sama-sama po sila na magkaroon ng one thinking na motivate, ma-inspire, para lagi silang buo ang kanilang family at ma-attain ang kanilang goal. Alright, so thank you very much, Delivers! Enjoy the rest of the day, and let's go!